Nagsagawa kanina ng kilos protesta ang mga tutol sa operasyon ng coal-fired power plant sa Limay, Bataan na nagdudulot daw ng pagkalat ng abo sa lugar. Personal nilang nakausap si DNR Secretary Gina Lopez. Makibalita tayo kay Bernadette Reyes. Nagprotesta sa harap ng tanggapan ng DNR ang ilang taga-barangay Lamaw sa Limay, Bataan at isang environmental group dahil sa operasyon ng coal-fired power plant ng kumpanyang Petron na nagdulot daw ng ash fall sa bayan. Personal na nakipagdialogo sa kanila si DNR Secretary Gina Lopez. Sabi ng coordinator ng Coal-Free Bataan Movement na si Victoria Cabe, hindi nakagawa umano ang kumpanya ng tamang pagpaplano at walang angkop na pasilidad para hindi kumalat ang sinasabi nilang highly toxic na abo mula sa planta. Nakausap din nila sa telepono ng negosyanteng si Ramon Ang na nagmamay-ari ng planta. Ayon kay Ang, ginagawa nilang lahat para maayos ang pagpapatakbo ng planta. Dagdag ni Ang, pumunta pa raw siya sa Limay para makita ang tunay na sitwasyon. Sakali raw na nakakasama talaga sa kalusugan ng operasyon ng planta, agad daw itong ipapasara ng DENR. So ang gagawin natin, i-check natin kuno ang totoo. Okay, ang sinasabi niya na yung ano daw, dahil sa galis daw yan ng aso at manok, pero wala akong, lagi naman may manok at aso. Since time immemorial, di ba, ang dami-daming beses, bakit ngayon lang nangyayari? Sinusuri na raw ngayon ng DNR ang pH level ng acidity o alkalinity ng abo mula sa planta. Ang resulta ng pagsusuri ay makakapagsabi kung ang abo nga ba ang sanhi ng mga inireklamong sakit sa balat ng mga residente na katira malapit sa planta. Ayon sa DNR, 9 na residente na ang nakitaan ng sakit sa balat na pinaghihinala ang dahil sa abo. Nag-aaralan pa po namin because wala po kami ng study about the effect of the ash on the upper respiratory tract infection. Meron tayong regulasyon na more than 12.5 magiging hazardous siya. Okay. So, yun po yung makati sa balat pag nalagyan ka nun. Baka ganun din doon sa kabila. Okay. So, wait pa natin yung result na lumabas. Yes. Iniutos na rin ng DNR na takpan ang tapunan ng abo ng kumpanya. Gayun din ang pagbabasa at pagtatambak ng topsoil dito. Nag-issue na rin sila ng notice of violation laban sa kumpanya para agad sumunod sa mga utos ng DNR. Halos puno na rin daw ang ash dump ng kumpanya na umabot na raw sa 55,000 cubic meters sa loob ng kanilang tatlong taong operasyon. And then, i-haul out din nila yon papalabas. Haul out, ibig sabihin? Tatanggalin din doon. Saan ililipat? Ilalagay siguro sa landfill. Either landfill or papunta siya sa mga cement plant. Nauna nang sinabi ng Petron na sinusunod nila ang mga alituntunin ng DNR sa kanilang operasyon at hindi sila natatapon ng abo sa ash dump. Pero bago namin mailabas ng planta yan, kailangan kong pumasan ang kanyang quality sa mga desired level. Bernadette Reyes, GMA News. Thank you.